interview itong si Sandro kay Tunying. Kakaiba to si Tunying, ano? Ambilis ma-interview si Sandro. Kasi si Sandro mahirap, mailap po yan sa media, pero siya ang bilis niya. Para pag ang dadingan yung pag sinabi mong shit, bilis. Ganun kabilis. Pag sinabi mong play dead, yung ganun klase, anong tawag mo doon? Hindi ho tuta ang tawag doon. Ay naman, ang tuta, hindi nakapag-isip. Parang ganun, parang pet baka. Diba? Parang ang dating ano, anytime na kailangan, pwede ho siyang tawagin, di ba? Pwede ho siyang kausapin. Bilis ni Katunying. Ang lupit mo, Katunying, ha? Nakaposisyon ka na, galing mo. Pagkatapos bumawala sa ABS-CBN, di ba? Mantakin mo. Tapos, kasi napapanood ko yan dati si Katunying. Walang biro, napapanood ko yan. Dati yan si Katunying, bumabanat pa yan sa mga kaya lang, nung kampanya, ang galing niyang ano, bumali. Baling-bali, to the point na lumabas siya na nakadikit na ngayon sa pamilya. Marcos, diba? Yan ang mga idol. Idol yung mga ganyan. Ang bilis bumaliktad. Ang bilis pumanig sa dating binabanatan. Lupit mo, idol. Iba ka talaga. Iba ka, Katon. At ito nga, na-interview nga ito si Sandro. Siyempre, ang palabas, di ba, ang siste, kunwari, ang usapan ni tungkol sa mga batas na pinasan niya o final ni isa. Tapos kesyo may showbiz pa, hinaluan pa ng showbiz ko, no? Pero in reality, ang talaga naman mga punto doon, winawarningan itong mga vloggers ni Marcos na huwag yung titirahin ang anak ay ang nanay or else makakalaban yung buong pamilya. Yun ang punot dulo mo. Naglabas ng warning. Sabi ko nga, bakit hindi kaya nag-ano na pa-interview siya kay Tingting Pinoy at bakit kay Katunying? Kasi sa bagay, mas pag si Katunying nga nag-interview, parang mas formal, mas professional. Eh, kasi pag itong isa nag-interview, medyo may dating dubyutan eh, di ba? Hindi maganda. Eh, tama, formal pa naman yung si, ano, si Sandro, di ba? So, at least, galing talaga sa professional na media. Professional na media na tutulong sa kanya. Na ito ngayon, na-warningan na ni Sandro itong mga original na vloggers na tumitira di umano sa kanyang unang. Patuloy ko naman sinasabi sa inyo, huwag na huwag ninyong titirahin ang asawa. Kasi kayo din mga tinatawag nga ni Tipi na baby vloggers. Pero hindi naman mukhang mga baby, mukha naman ng mga gurangot. Hindi, totoo. Ito ha, seryoso ito ha. Ulit-ulitin ko yan. Kasama sa binoto natin o binoto ninyo, pala kayo palang bumoto. Iyang buong pamilya. Whether you like it or not, you have to accept. Again, you have to accept na hindi lang o si PBBM ang inyong binoto. It's the entire family. Okay? Ulitin ko, why? It's because when a man and a woman marries, sabihin, kinasal, o sila ho, iisa na. At ang kanilang mga anak ay iisa na rin po. Isang pamilya yan. Ang ilagay natin sa Malacanang ay buong pamilya. Swerte na lang tayo nung panahon ni Pangulong Duterte at yung pamilya ni Duterte.
Duterte ay hindi ho nangingialam. Yung pamilya ni Pangulong Duterte, mga low-key. But in reality, in the Philippines, ang kanilang mga asawa at kanilang mga anak. Merong mga low-key, correct. Pero meron din talagang nangingilap. At I think there is nothing wrong with that because they are part of the family. And I think kung mag-advise man ang asawa, ang anak sa kanilang ama na bilang presidente, eh kalin, labas na ho tayo doon. Sila na ho yung, kanila na ho yung. Ng asawa na mag-advise sa kanilang asawa. Okay? Karapatan po nila yan. Hindi nyo po pwedeng tanggalin kayong mga Marcos vlogger na nangingilap sa pamilya. Hindi nyo po pwedeng tanggalin ang karapatan ng mga asawa nila. Okay? Hindi po nyo po pwedeng tanggalin po yan. Karapatan po nila yan. So, kung sinasabi ninyo, nagagaling-galingan kayo, naka-issue si Marcos na Pinoy, diyan kayo nagkakasawa sa bahay. Hindi ko ito ba? Ito po'y condo. Common pool po ito. So, maraming mga palakad-lakad yan. Hindi po natin mapipigilan yan. Ulit-ulit kong sinasabi, mga baby vlogger na tinatawag ni Thinking Pinoy. Ayan, may warning na ako sa inyo si Sandro. Ha? Makinig kayo sa anak. Or else, sige kayo. Ha? Makinig kayo. Huwag nyo nang idadama yung kanilang nanay. Dahil sabi nga niya, ang nanay nila, ang iniisip lang niya, ay proteksyonan ang kanyang asawa. Normal ho yan. It's an instinct. It's a family instinct. You would protect yung family. Normal. Ulitin ko, there is nothing wrong with that. Tama. Kaya nga magpapanana ko. Flowers to you. Si Marcos, yung mga original na sabi nga ni Thinking Pinoy, eh lumaki na ulo. Hindi lang ulo, lumaki pati mga tiyan. Lumaki na ulo at nag-feeling na porket anim na buwan daw na nangampanya, eh feeling nila, eh meron na silang say sa administrasyon nito. Hindi, yun ang sabi ni Thinking Pinoy. Ha? Tanong natin si Sangkay. Sangkay, Jared, tsaka Maharlika, kayo ba yung tatlong itlog na nagyabang na? Porket kayo ay nangampanya sa mga Marcos? Kayo ba yun? Na nagyayabang na at lumaki daw ulo at kala mo kung sino-sino na at nagde-demand na. Oh, hindi ako nagsabi niya na. Oh, ayun na naman mga loyalista, magagalit na naman kayo sa akin. Alam mo, kayo mga loyalista, makinig nga kayo sa akin na maigi. Makinig kayo ng maigi sa akin, ha? Galit na galit kayo sa amin. Kami naghahatid lamang ng balita at opinion namin bilang mamamayan ng bansang Pilipinas. Ha? Huwag nyo kaming awayin. Ang awayin ninyo o yung mga vlogger ninyo naglalaglagan. O, sasabihin ninyo, move on. Bakit? Ayaw ninyong malaman ng taong bayan na may bayaran sa inyo. Parang yan, sagutin ninyo. O, sabi ni TP, may bayaran, may allowance. At may financier. Sabi rin ni Marlica, may binabayaran ng gobyerno para atakihin ang kapwa. Official nito. Tapos sasabihin nyo sa amin, move on na kami. Eh, gago pala kayo talaga. Bulag pala talaga kayo. Ito'y isang concern ng mamamayan ng Pilipinas. Hindi yung pwede itong isabaliwala. Ito'y issue na dapat ninyo sagutin. Ha? Sagutin nyo po ito. Okay, kayo. Adiri kayo. Meron kayong para sa bayan, para sa bayan pala, para sa bayan.
bayad lang pala kayo. Yan.